Hello and welcome back po ulit dito sa aking channel. Ang ating pick a card reading for tonight ay ano ang mga swerteng darating sa'yo. Pumili lamang po kayo, isa, dalawa, tatlo, bahala po kayo kung ano ang sinasabi ng inyong intuition, yun po ang sundin nyo. Card 1, card 2, 3, 4, and card number 5. Yan po ang inyong mga pamimilian. Sa mga gusto pong magpa-private reading, i-message nyo lamang po ako sa aking Facebook page na makikita nyo ang link sa description box below. Lahat po ng ating private readings ay may bayad. Kung gusto nyo naman po ng free reading, mag-comment lamang po kayo dito sa baba. Ayan. Yes or no reading lamang po ang ginagawa kong free dito sa YouTube. At kung nakapili ka na, umpisahan na po natin. Para po sa pumili ng card 1, ito po ang swerteng darating sa'yo for the month of July. Occupation. So siguro yung iba sa inyo naghahanap ng trabaho. Ano pa? Yung iba sa inyo, maaaring ma-promote. And yung iba naman sa inyo is, okay, nakikita ko is magkakaroon ng magandang sweldo. So if you are hoping, if you are wishing for a job, maaari po yung mangyari ngayong July. So ayan, magiging fulfilled ka, hindi lang love life mo, but more on sa iyong work. So, yun yung mga cards mo. Ten of Cups, The Star, and Occupation. So, sa mga naghahanap po ng trabaho dyan, July is your month. Kaya maghanap na po kayo at magbasa kayo ng mga resumes. Huwag po kayong huminto kasi malapit nyo na maabot yung, ano ba, yung mga dreams nyo, yung swerte nyo. Kung hindi po kayo pinalad na makapag-work nung July, so eto na po yun. Mangyayari na siya ngayon. Basta i-manifest nyo lang and gawin nyo yung best nyo, lalo na kapag sa interview. Huwag po kayong kabahan and be natural. Para naman po sa pumili ng card 2, ano nga bang swerteng darating sa'yo? Great fortune. Saan mo kaya makukuha ang great fortune na yan? Meron tayo ditong 8 of Wands and Queen of Pentacles. Okay, I see yung iba sa inyo is madiskarte. 8 of Wands. So, may traveling na mangyayari. Maaari din na may uuwing. Hindi ko alam kung nanay mo ba ito. Uuwi siya ngayong July. And, ayan. So, magiging maluwag yung buhay nyo. Also, nakikita ko din na, okay, isa ka ng nanay. Yung iba sa inyo. So, ayan. I know yung iba sa inyo magsasacrifice. Kasi nga may traveling dito. Baka pupunta ng ibang bansa o lalayo ng sa probinsya, pupunta ng city, or sa city, pupunta ng probinsya. Either way, kung ano man yun. But, it will magbibigay ito sa inyo ng great fortune. So, kung may pinaplano kayo, porsigihin nyo na yan kasi makakatulong yan sa inyong family, lalo na ngayon sa mga namomroblema pagdating sa pera. Para naman po sa pumili ng card 3. Ano nga ba ang darating na swerte sa'yo? Expectation. So, isipin mo na kung ano yung mga ini-expect mo na mangyayari ngayong buwan kasi mataas yung chance na magkatotoo to or mangyari talaga. The Chariot and Two of Swords. Kailangan mo lang mamili or kailangan mo lang magkaroon ng desisyon. More on payo to sa'yo. So, ang sinasabi dito is may progress lamang na mangyayari sa ini-expect mong bagay kung mamimili ka or kung tama ba yung magiging choices mo.
So, timbangin mo na yung mga bagay-bagay, card 3, para naman magkaroon na ng progress sa mga bagay na gusto mong magkaroon ng progress. Napakasimple lamang. Kailangan mo mamili. Siyempre, dapat yung pipiliin mo, yung magiging masaya ka at gusto mo talaga. Hindi yung mape-pressure ka sa ibang tao o sinasabi ng ibang tao. So, ano kaya yung mga ine-expect mo na mangyayaring blessings sa'yo ngayong July? Kasi, mangyayari talaga yan. Para naman po sa pumili ng card for official person. So, sino kaya yung official person na to? So, maaaring may promotion nga na mangyayari kung ikaw ay nagtatrabaho. So, mas matanda ito. So, meron tayo ditong King of Cups and Five of Cups. So, mayroong regret. Okay. So, nafe-feel ko na this is about your love life. Ang nakikita ko dito is kung may ine-expect ka, parang kasudlong nito, kung may ine-expect ka na magbabalik sa buhay mo, by the month of July, maaaring mangyari yun. Alam mo kung bakit? Kasi nanghihinayang yung person mo sa'yo. Okay, nanghihinayang siya dun sa samahan nyo and pinagsisisihan niya or magsisisi to sa ginawa niya sa'yo. Kaya huwag kang mapagod na i-manifesto. This is just for some of you lang naman. Kasi yung iba talaga, lalo na kung nagtanong na kayo ng yes or no reading about sa inyong ex at lumabas na hindi ka na nito mahal o hindi ka na nito babalikan, mas mataas talaga yung chance na yun. Kasi based yun sa kanyang energy. Pero wala namang masama kung aasa pa rin kayo. Pero kung mafe-feel mo naman kasi yan eh. Okay, pero keep on manifesting kasi maari talagang bumalik sa iyo yung tao na to by the month of July. So ngayon July yan. Kung hindi naman siya lalaki, pwede rin naman na babae ito. So timbangin mo na lang kung babae ka ba or lalaki ka. At para naman po sa pumili ng card 5. So ano nga bang darating na swerte sa iyo? Pathway, daan. Okay, pasensya na po. May naghihilig na aking mga alaga. Pero isa lang yun. Yung isa yung pinakamatanda. Okay, the wheel. And page of wands. Okay, nakikita ko na kung LDR kayo ng person mo or ano to, foreigner, maybe, maaring bago matapos ang July or bago matapos ang taon, uuwian ka ng person na to. Gusto kanya kasing makita. And gusto din niyang makita kung ano ba yung sitwasyon mo, saan ka nakatira. So curious kasi yung tao na to sa'yo. Okay, magkakaroon kayo ng masayang pagkikita. So kung may ine-expect ka, meron talagang darating sa'yo na tao or darating sa'yo na pag-ibig by the month of July. And also pathway kasi daan yun, di ba? So maaaring kung wala naman kayong connection sa ibang tao, okay, maaaring may ipakilala yung kaibigan mo sa'yo by the month of July. Okay, and maaaring magkaroon kayo ng connection ng tao na yon. Alam mo yon, chemistry. Ayun, so maaaring may chemistry kayo ng taong ipapakilala sa'yo, ng kaibigan mo, ng pinsan mo, ng kapatid mo. So, ayan lang, maraming salamat sa inyo. And pasensya na kung hindi ko pa matatapos yung mga zodiac signs. Medyo nanghihina kasi ako ngayon. So, ingat po kayo and have a nice night. Maraming salamat and see you again on my next video. Kung gusto niyo pong mag-comment, sabihin niyo lang po kung anong file kayo nakarelate or anong
you know, kahit ano, basta sabihin niyo na lang po kung saan kayong file, kung anong file ang pinili niyo. Maraming maraming salamat po. Bye-bye. Have a nice night.